Pangunahing tungkulin po ng mga senador ang paglikha ng mga batas. Paano kaya kung ang isang panukala ay kontra sa interes ng mga senador tulad ng kanilang mga negosyo? Yan ang inusisa ng GMA News Research at ng saksing si Jam Sisante. Samot sari ang mga idiniklarang ari-arian ng mga senador sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2012. Mga bahay, lupa, kondominium, alahas, shares of stock at cash ang karaniwang uri ng yaman nila. Mahalaga daw mabantayan ang mga pag-aari ng mga opisyal sa gobyerno para daw masuri ang galaw ng yaman nila at para maiwasan ang conflict of interest. Ito ang pananaw ni dating Senador Rene Sagisag na isa sa mga nagsulong ng SALN Law. Baka mayroong bill dyan for tax exemption, baka magbe-benefit yun yung negosyo ng senador o congressman . Kaya dapat malaman ng publiko na yan, hindi kapakanang pambayan yan, kapakanang pansarili yan. Mula taong 2010 hanggang 2013, umabot ng mahigit 3,400 ang mga panukalang batas ng mga senador. Sa pag-aaral ng GMA News Research, ang ilan dito pwedeng tingnan na pabor sa mga nakaupong mamabatas. May isang panukalang batas na naglalayong bawasan ng buwis ng mga kumpanyang rehistrado sa stock market ng Pilipinas. Base sa SALN, 2 senador ang nagdeklara na may pag-aaring stock sa mga kumpanyang nakalista sa stock market, kabilang na ang nagpanukala ng batas. May 4 na Senate bill ang may nakapaloob na probisyon na bawasan ng buwis ng mga developers bilang incentive sa pagtatayo ng murang pabahay. Sa aming pagsusuri, lampas kalahati ng mga senador ang naghayag ng business interest sa real estate o di kaya ay nagdeklara na stockholder ng mga real estate company. Maaari rin daw maituring na conflict of interest kung hindi gagalaw ang mga panukalang batas na hindi pabor sa mga mamabatas. Ang Senate bill na naglalayong buksan ng mga kalsada ng mga private subdivision para makadaan ng publiko kasama sa mga natenga sa unang hakbang pa lang. Base sa sarili nilang deklarasyon, karamihan ng mga senador ay nakatira sa mga gated at exclusive subdivision. Hindi rin umusad ang 2 panukala na amyendahan ng Bank Secrecy Law at hayaang mabuksan at masuri ang bank account ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming tala, karamihan sa mga senador nagdeklara ng cash na aabot ng milyon-milyon. Ang kapangyarihan na gumawa ng mga batas ay kapangyarihan din na baguhin ang isang larangan, paunla rin ang mamamayan o patibayin ang bayan. Mahigit 70% sa bansa ay nasa low-income class. Ang mga senador naman kabilang sa pinakamayayaman sa bansa na wala pang 1% ng mga Pilipino. The perspective is an elite perspective, that's for sure. An elite perspective from high wealth point of view, di ba? So, hindi naman ibig sabihin na di ka na transcend. May mga senator naman na sa tingin ko kaya nilang, di ba, maging champion pa rin sa mahihirap. Pero mahirap, mahirap maging champion sa mahirap kung hindi ka mahirap o kung hindi mo expose sa mahirap, di ba? Yeah, the nearer you are to how the people really live and how most of them people live, I think, or the more exposed you are, I think you can be a better legislator. Sa pagsusuri ng GMA News Research, karamihan sa mga inihaing panukala nakapaloob sa education, arts and culture, health and demography, at justice and human rights. Ayon kay Attorney Lavinia, ang mga paksang malapit sa karaniwang mamamayan, agrikultura, agrarian reform, pagkain at trabaho. Sa mahigit 3,000 mga panukala, wala pang 1% ang tungkol sa agrarian reform. Nasa 3% naman ang sa agrikultura at pagkain at halos 5% lang ang tungkol sa trabaho. Ang importante, makikita naman dahil lahat ng ginagawa namin ay nasa mata ng publiko at nasa ilaw ng kamera, makikita at malalaman naman, interes nga lang ba ng mayayaman ang pinagtatanggol at pinangangalagaan sa Senado at Kongreso o interes ng mas maliliit nating kababayan? Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.